bayan, magsiawit na bayan, inaghalata dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumaiyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. At welcome po sa pagdating sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. At sa ating pong paghahandog na manlalamisa, isama po natin sa ating panalangin ang intensyon ng bawat isa. At upang tayong lahat ay pangingarapat dapat sa misang ito, atin po munang aminin at pagisihan ng ating nagawang kasalanan. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-nawa tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at dinadaing na mga kahilingan. Ang andahang loob mo sa amin ay gawin mong magumapaw upang ang kasalanang ipinangambang ihingi ng kapatawaran na budhi namin takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipakikitang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Gayong kung sino ang palalo,
ay siya pang pinagpapala. Hindi lamang iyon. Ang masama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan. Ngunit hindi sila naparurusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Panginoon. Naririnig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na ang sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maging maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubuhlay gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, sa'y natatangay at naipapadpad kung hangi'y umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan na dalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, huwag mo nga akong gambalain, nakatarhan ka na ang pinto at nakika na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang biyang kita ng iyong kailangan.
Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat tumahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba niyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong mga sama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, maganda ang tanghali po sa inyong lahat. Kapag po tayo ay nakahanap ng isang tunay na kaibigan, para tayong nakahanap din ng isang wagas na kayamanan. Mga minamahal na mga kapatid, sadyang ang bawat isa sa atin ay may mga kaibigan. At sa mga kaibigan ito, meron pa tayong tinatawag na close friends. At sa close friends na ito, may tinatawag pa tayong best friends. Ano? At ang mga taong ito, ito yung ating nalapitan. Kapag tayo ay mayroong matinding pinagdadaanan, ganun din sa oras ng ating kasiyahan. Sa atin pong ebanghelyong nabanggit, nagbigay sa Jesus ng isang talinhaga tungkol sa magkaibigan na humingi ng tulong this oras ng gabi. At sabi nga dito, ano, tumugon yung kaibigan sa loob ng bahay, hindi dahil sila yung magkaibigan, kundi dahil sa pagpupumilit nito. Alam niyo mga minamahal na mga kapatid, ang tunay na kaibigan, kahit hindi ka pa magsabi, yan ay alam na agad ang iyong pangangailangan. Kaya nga, pahalagahan ninyo yung mga taong ganito sa inyong paligid. At ang tunay na kaibigan, hindi kanyan dadalhin sa anumang kapahamakan. Hindi kanyan dadalhin sa anumang bisyo na ikasisira mo. Sa halip, ang tunay na kaibigan, dadalhin kanyan kung saan mas mabuti at kung saan napapalapit kayo sa Diyos bilang magkaibigan. Kaya suriin po ninyo yung inyong mga kaibigan. Ano nga bang ginagawa nito sa aking buhay? Ito ba'y sadyang nakakatulong sa akin? Ako ba'y bumabanal pagkasama ko siya? O baka naman ako ay napapalayo sa aking pamilya at napapalayo din ako sa relasyon ko sa aking Diyos? At sa kwentong ito, mga minamahal na makapatid na ibinigay ni Jesus tungkol sa magkaibigan, ay binigyan din niya yung kahalagahan noong paghingi na mayroong kaakibat na pagtulong. Pansinin po ninyo, sabi dito ni Jesus, ano? Ang sino mang humihingi, kumakatok, lahat nakasusumpong. Lahat natutugunan yung pangangailangan. Sa isang bahagi, ang Diyos ang ating tunay na kaibigan. Alam ng Diyos yung ating pangangailangan bilang kaibigan. At kapag ang Diyos ang ating kaibigan, tayo ay dadalhin nito sa kabanalan ng buhay. Kaya naman bilang kaibigan, ano, yung paghingi natin sa Diyos ay kinakailangan din naman natin na meron tayong ginagawa. Dapat tayong humanap, dapat tayong kumatok, at dapat tayong humingi. Sapagkat napakahirap tulungan ng isang taong ayaw magpatulong. Ano? Napakahirap bigyan ang isang taong ayaw humingi. Napakahirap makasumpong ng isang taong ayaw man lang maghanap. Kaya nga, ito yung isang bahagi sa atin na dapat tayo bilang kaibigan ng Diyos ay meron din tayong ginagawang effort sa ating sarili sa paglapit sa Kanya.
Kahimat alam na ng Diyos yung ating pangangailangan, yung ating hinihingi, dapat meron din tayong ginagawa sa ating sarili na meron dapat tayong kababaan ng loob na humihingi ng biyaya para sa Kanya. Sabi ko nga sa inyo po, kuminsan ang nakakasira sa pagkakaibigan ay yung tinatawag nating pride. Kapag merong hindi pagkakaunawaan ng magkaibigan, kapag naghari ay yung pride sa puso ng bawat isa, hindi yan hihingi ng sorry, hindi yan magbibigay ng pagpapatawad. At yun din mga minamahal na kapatid, ang nakakasira sa ating relasyon sa Diyos. Kapag ang ating puso ay nababalot ng pride, hindi tayo kakatok, hindi tayo hihingi at hindi tayo hahanap. Ibig sabihin, bakit ako lalapit sa Diyos? Ba't ako maghahanap? Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, sa puntong ito, katulad ng sinabi kanina, kapag tayo ay nakahanap ng isang tunay na kaibigan, para tayo nakahanap din ng isang kayamanan. At kapag si Jesus ay ating nahanap bilang isang kaibigan, higit pa sa kayamanan ang ating matatagpuan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin. At sa pagdiriwag ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa. Kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon.
nasa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kay banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusan-loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at Tantanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling bubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ni Nanang Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Stagubili ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na pawin natin na Diyos, awitin natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian. Sa lupa
para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakani sa Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
ang isasagawang second collection ni ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagkasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinapakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit ang aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwing ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling mag-aasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo, sumandali para po sa mga announcement. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Klego or Clean as You Go sa pambansang dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, bukas po Biyernes, 13 ng Oktubre, sa ganap na 11 ng umaga, ay bibisita dito sa atin ang orihinal na imahin ni Maria, ang mahal na patrona ng diocese ng Maasin sa Southern Leyte. Kayo pong lahat
ay inaanyayahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin lahat upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng awa at biyaya. Loobin mo ang tularan nilang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaan noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Uminamahal, narito kami. Awit-awit ang Ave Maria. Sa anak mong si Jesus, puso namin ay iyan. Ihatid mo